Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun. So for today, as you can see, nagtatagalog na ulit ako. Because, you know, tapos na ang aking 2-day English Only Please Challenge. Talagang nahirapan akong mag-shoot doon. Because, you know, may English pa rin. Siyempre, bawal nating i-edit yung ating video. And, siyempre, honesty is the best policy. So, honesty is the best policy. And, ewan ko kung paano. Pero, at least na I survived. I survived the challenge that I have given to myself. And, abangan nyo, mga tropa ko, kung sinong YouTuber ang i-challenge ko sa English Only Please Challenge na to para makabawi naman ako. So, hindi natin alam kung tatanggapin nila, kung i-accept nila yung challenge. But, syempre, kung mag-challenge ka, iba rin syempre kung meron kang reward na ibibigay, di ba? Yeah! So, yun, I'm preparing for the reward, syempre naman. So, iba rin naman kung meron silang matatanggap sa challenge na ibibigay ko. But, if they pass, okay, ibibigay ko yung reward. But, if they failed, their subscriber will be the one to... Ano ba? Hindi makamove on. Yung mga subscriber nila yung magsasabi kung anong klaseng parusa ang dadanasin nila o gagawin nila. Bahala na yung subscriber nila. So, sila. So, yun. But, as for today, ang i-discuss ko ngayon is yung ano lang ito eh. Siyempre, nung nakaraan, ang pinag-usapan natin mga uri ng katrabaho, di ba? In English. So, ngayon, ang pag-usapan naman natin is yung mga uri ng boss. Yan. So, mga uri ng boss, sigurado makaka-relate kayo dito dahil marami naman siguro sa mga subscribers ko. Wow. Dito sa mga makakapanood ng video na to na nagtatrabaho. You know, as of note kasi nagtatrabaho pa rin naman ako, no? So ginagawa ko lang kapag may free time. And syempre, it's on a daily basis. Marami naman akong free time with my baby Mot-Mot. But as of now, wala siya ngayon. So mas marami akong free time. And yun, dahil na malungkot at wala sa baby Mot-Mot, tayo na lang muna mag-tuman. Okay? Okay. And yun, yung una natin sa mga uri ng boss is yung tinatawag kong time bomb. Time bomb. Ito yung mga uri ng boss na ano lang, parang tahimik lang. Diba tahimik lang yung, diba yung pag time bomb, ganun lang yun. Ganun lang yan. So, medyo magsasalit tayo ng konti, ganyan-ganyan. Tapos, yun, medyo may pagbubunga nga ng konti, pero ganun lang. So, medyo mahina lang siya magsalita, mahinahon. Pero, pag dumating yung time na kailangan may habulin kayo, ay nako, talagang sumasabog ng form, di ba? Yung pag halimbawa malayo pa yun, ganyan-ganyan mag-ano eh. Tapos kapag medyo lumalapit na eh, excuse me po. Tapos kapag dumating na yung time na deadline na, ay, nako, sumasabog yan. Yun, talagang sabog na yung time bomb. Talagang sasabog ang kayo lahat ng galit yan. Lalo na kapag pumalya. Kahit na yung mismong siya yung may kasalanan kung bakit pumalya yun, eh, kayo ng kayo yung sisisihin. And or, hindi. Hindi niya kayo aalaman, pero papahirapan din. Hahanapan kayo ng ganito, hanapan kayo ng ganyan, yung iba pang mga ano, talagang ang taas ng boses, talagang nagbubunga nga. Diba? Yung tipong kala mo, sila yung talaga yung nagpapasahod dun sa ano,
nagpapasahod dun sa empleyado, no? Yung mga time bomb na to kasi, parang ano to eh, parang chill-chill lang. Chill-chill, yan. Ano-ano lang, kanyaring busy-busyhan sa harap ng computer, pero totoo, nagma-minesweeper. O kaya nagsasolitaire. Yan kasi yung mga kadalasan to, mga matatanda na to eh. Yung mga thunderbolts na to eh, o kaya makikita mo, kung bata-bata pa yung boss mo, eh, nagmo-mobile legends, ano pa ba yun, mga COC. Yan, so, itong mga time bomb na to, talagang naghihintay lang sila. So, siyempre, imbawa, may gagawin silang report. Papahanap nila sa'yo. Yan. Baba naghihintay sila. Yan, Mobile Legends, Mobile Legends. Tapos, pag dumating na yung report, binigay mo na. Hindi pa nila agad gagawin mo yun. Malayo pa eh. Mga 2 weeks, lalo pag 2 weeks pa yung ano. So, parang iniisip nila, wala silang gagawin. Tapos, yung pala, meron pang ibang hihingin yung pinaka-boss sa kanila. So, anong mangyayari na yun? Magagaralgal, yan. So, hingi sa'yo ng ganito, hingi sa'yo ng ganyan, hanggang sa sumabog na sila. Mapatahitahimik lang sila, yung pala, meron silang kailangan doon. Tapos, lahat ng galit nila, isasabog nila sa empleyado. No? So, alam ko, maraming ganyan, comment nyo down below kung ganyan, or, ano nyo, comment nyo kung tama ba yung explanation ko, pero sa experience ko, ganyan eh. Himik lang, pero lagi kang bobomba eh. No. So, yun. And yun, yung next natin sa mga uri ng boss is yung tinatawag kong ano, waterfalls. Waterfalls. Yun. Ito yung uri ng mga boss na parang ayaw magtrabaho. Ano yun? Yung ano, yung waterfalls, diba tuloy-tuloy yung bagsak niyan. So, itong mga uri ng boss na to is ibubuhos niya lahat ng trabaho sa mga empleyado. Tapos ito malupit. Lahat ng data, lahat ng although syempre galing naman manggagaling naman talaga sa kanila. Pero to the point na pati yung ano mo, yung presentation niya pinapagawa niya na sa secretary. No, yung talagang wala lang ginawa, gagawin na lang babasahin na lang yung presentation tapos yan, yung hindi na ina-analyze. Yung, alam yun, yung tipong, ito gawin mo to. Kunin mo yung data nito, tapos ano mo na, i-PowerPoint mo na. Para ayusin ko na lang. O kaya ipapakayos mo sa sekretarya ko. So, yung parang, ewan ko, ano ba ito, laki-laki ng sinasahod itong boss na to. Kung maka ano, tapos lahat ng info nang galing na sa empleyado. Pati yung presentation, ipapagawa pa sa empleyado. So, ikaw ngayon, lalo pag walang sekretarya to. Tapos ikaw yung pinakamalapit. Ikaw yung next sa kanya. So, yun, papagawa yung report. Alam mo yun, ang gagawin na lang yun, babasahin nyo yun. Or kung ano man. Tapos, ito pa malupit. Ipapasend sa'yo yung report. So, ito, technique yung mga boss na yun. So, ang gagawin, halimbawa, sa akin, G, gawa ka report. Ganito ganyan, about sa ganito ganyan. So, siyempre, ikaw, gagawa ka ng report eh. PowerPoint. So, ipa-PowerPoint mo yun. Ang gagawin nito mga boss na to, siyempre, papasa. Mamadaliin ka. So, dapat ang mga ano, mga 3 days before or 2 days before. Pero kung malupit-lupit yung boss na to, 1 day before lang kaya. So, ipapapasa ka rin sa'yo. So, pag di mo pa napapasa, pupulitin ka ngayon, oh, nagagalit. Siyempre, nag-ano ka pa eh. So, malupit nito. Ipe-present niya ngayon yung ginawa mo sa mga bosses. Sa mga mas makataas sa kanya, sa mga president. Yung mga manager to. Kadalasan to, manager to eh. Yung boss mo. Ipe-present niya ngayon dun. Ang gagawin niya, papalitan yung pangalan, pag-aaralan. No? Yun yung nakakabuisit. Tapos, yung tipong mapapadaan ka sa conference room tapos makikita mo mapo-flash yung ano siya yung nagre-report makikita mo ngayon yung presentation yung mismo ginawa mo wala talagang pinalitan kundi pangalan lang diba? Halimbawa si engineer blah blah manager yun lang yung pakpalitan diba? So
talagang bubusisiin nilang mabuti yung presentation para kunyari talagang alam na alam nila yung mga pinagsasabi nila. Tapos ang pinakamalupit pa doon, hindi ka ikikredit. Di ba? Yun man lang wala man lang appreciation na, uy, thank you ah, pinresent ko yung ano sa, pinresent ko yung ganito, talagang nagustuhan nila, gagawin, gagawin. Ang sasabihin nila sila yung gumawa nyo. Aminin nyo. Yung ibang mga boss nyo, ganyan. Ganyan, kinukuha yung idea nyo. Parang ano to eh, parang coworkers to na control C, control B. Napapitan lang yung pangalan. So, medyo nakakaasar, pero wala tayong magagawa kung ganito yung discarte nila. Para makalusot sila sa ano ng iba. So, ikaw yung pagagawin, pero sila yung pakipinabang. Tapos, wala man lang kahit konting pasasalamat sa'yo, di ba? So, ganun talaga ang buhay. So, kung ganito yung boss nyo, eh, medyo sorry na lang. So, yun. Just continue your work nga. Diba? So, kung hindi nyo naman matiis or masikmura yung pinagduwa sa inyong boss, hindi mag-resign kayo, mahanap kayo ng ibang boss. Diba? Yun lang naman, I think. Yun lang naman yun. Pero kung meron na kayong pamilya, medyo mahirap talaga mag-resign. No? So, based on experience, mahirap talaga. O, lalo pag may anak na, mahirap. So, kailangan mo talaga tiisin yung mga boss na rin. And yun. And yun. Yung next natin sa mga uri ng boss is yung ano, tinatawag kong A1. Yun. Ito yung mga uri ng boss na talagang kapag tinanong mo, eh, sasabihin sa'yo yung A1. A1. Ewan ko, hindi ko alam. O kaya, A1, check mo na lang. O kaya, A1, baka alam ni ganito. A1, baka alam mo ganito. Hindi mo alam kung paano siya naging manager or supervisor. Dahil kapag tinanong mo siya, eh, palaging A1 ang sagot. Yung alam mo kapag tinanong mo eh ang sasagot sa iyo parang dapat common sense lang. Bakal mawa. Tatanong ka syempre eh bago-bago ka lang. Sir, paano ba 'yung ganito? Tapos ang isasagot sa iyo, ay hindi mo alam? Ano ko? I-ano mo na lang siguro, i-search mo na lang siguro. Diba o kaya, i-check mo na lang 'yan baka nandiyan. Nakalimutan ko lang, mga ganun, diba? Mga ganun na boss na yung parang ayaw magturo dun sa mga ano nila, sa mga anong tawag ko? Sa mga under sa kanila, diba? So palaging ewan ang sagot na ito eh. Pero kapag tinatanong siya ng boss, marami siyang may isasagot, diba? So yun talagang feeling ng mga boss na to, eh maaagawan sila ng ano kapag tinuruan nila yung mga under nila. No? So, medyo nakakaasar lang kasi parang wala kang boss eh. Diba? Yung feeling mo na mayroon kang boss na tinatanong, na pinagtatanongan dapat, eh, hindi ka ma-guide. So, ang gagawin mo, mag-research ka, magtatrabaho ka sa sarili mo. So, ikaw mismo yung aalam isa-isa. Samantala, pwede naman nilang, yung simple lang. Yung simple lang na may process na eh. Diba? Kumbaga, ituturo lang nila saglit, hindi naman siguro makakakuha ng time nila yun eh. No? So, ituturo lang nila saglit para mas mabilis, diba? Tapos, ang malupit pa dito, hindi ka na tinuruan. Hindi ka na nag-deny. Pero, ikaw nang ikaw pa rin ang tatanungin. Bawa, tumagal ka na ng 1 month, tapos akala nila napakadali lang ng process na yun. Diba? Yung mga ganun, akala nila nag-get sila na, pero sila mismo, sa sarili nila, hindi nila alam kung paano gawin yun. Kaya rin siguro hindi nila masabi-sabi. Kasi hindi nila alam kung paano gawin. May mga boss na ganyan nakakabwisit. Nakakabwisit yung ganyan. Yung pag tinanong mo, hindi, ano, sasagot sila, pero, yun lang, specific lang kung anong tinanong mo, yun lang. Pero hindi ka nila bibigyan ng detalye. Yan yung kahit konting briefing man lang. Diba? Yung parang tipong bahala ka sa buhay mo, ikaw magano'n yan. Yung ganun, diba? Wala naman problema kung aalamin mo, pero syempre matatagal lang ka. Lalo na, kapag halimbawa kailangan ng kumpanya yung report na yun, o kaya kailangan niya na yung report na yun, medyo matatagal lang ka talaga.
tapos magagalit pa sila sa iyo samantalang alam naman ng pala nila yung proseso, hindi ka pa tinuruan. Diba? Yan yung pinaka, isa sa pinaka bibisitang kumbos eh. Yung pababayaan ka lang, tapos kapag nagka-problema, ikaw ang sisisihin. Pinabayaan ka, tapos ikaw pa yung sisisihin, diba? So, syempre, ikaw naman, kaya nga, diba, may 6 months probationary. Hindi mo naman talaga kaagad makagigit siya lahat ng, lalo na kapag toxic yung trabaho. Kung naman lahat yan makukuha ng isang buwan lang eh. Dalawang buwan, medyo pumapalya ka pa. Tatlong buwan eh. Medyo nagkakamali ka pa eh. Pero yung isang buwan, o kaya linggo pa lang, ay nako, talaga mumurahin muna yung mga bros niya. So, sa mga bago sa kumpanya, eh talagang kailangan nyo talaga, o kahit mga luma na, kailangan nyo talagang habaan ng inyong pasensya dahil siyempre kapag nawala kayo sa trabaho, papalitan lang naman kayo. Pero sila mag-i-stay pa rin dyan. So, sinong talo? Ikaw, diba? So, yun. Stick lang sa trabaho and do your job well. Okay? Okay. And John, yung next natin sa mga uri ng boss is yung tinatawag kong Jigglypuff. Jigglypuff. Ito yung mga uri naman. Siguro kung kilala niyo si Jigglypuff, di ba? Yung pagkumanta siya, eh, makakatulog lahat yung nasa paligid niya. No? So, itong mga uri ng boss at to, no? Ito yung mga uri ng boss na sobrang daldal. Di ba? Ito naman, sobrang yabang naman ng mga hype. Kung yung A1, ayaw magbigay ng informasyon, ito naman, very informative naman to. So, kaya lang, ang problema naman sa mga Jigglypuff na boss na to, eh, yun talagang, halimbawa, nagtanong ka lang ng isa. Magtanong ka ng something na ganito. Bawa, nagtanong ka about sa motor. Kunyari lang. Tanong ka about sa motor, tapos sasagutin niya naman. So, ganito ganyan. Tapos bigla may dudutong na, alam mo ba yung dati? Dati, ganito ako eh. Ganito, ako nag-aayos sa mga ganyan. Ako bumibili ng ganyan, sa ganito ko nga binibili. Alam mo ba, yung dati ganyan. Tapos hanggang sa humaba yung discussion. Samantalang, nagtanong ka lang naman about sa motor. Specific. Bawa, nagtanong ka ng parts sa motor yun. Tapos hanggang sa ikikwento niya ng experiences about sa motor yan. Kung saan siya nagpupunta, kung ilan yung motor niya, kung paano yung nabili yung motor niya, kung ano, ganyan. Basta, yung talagang sa kakakwento niya, naubos na yung oras. Siyempre, ikaw, lalo na kapag ito mga boss nga eh, di ba? Siyempre, nakakaya naman kung habang magsasalita siya, nagko-computer ka eh, di ba? So, titigil ka yun. So, makikinig ka lang sa kanya. Tapos, yung hindi ka niya pagsasalita eh, itong mga Jigglypuff na to, hindi ka talaga makakapagsalita eh. Di ba? Yung tipong, kapag nagsalita ka pa, eh, mas lalo nga haba yung usapan niya. Siyempre, parang bibigyan mo siya ng topic eh. Kwento ng kwento yan. Yun yan. Nasaan para nakakatulog ka na sa kakikwento niya. Diba? So, ito, talagang ewan ko kung saan napakayabang ng mga buisit sa team. Napakayabang ng mga boss na to. Yung talagang kahit hindi mo tinatanong, talagang ikikwento, wala kang magagawa. Tapos, meron pa na halimbawa, ayan, ikikwento, matagal na. Titigil saglit. Internet, cellphone. Tapos maya-maya, kikwentuhan ka na naman. Yun pa rin. Kumbaga parang nag-isip lang siya ng sasabihin. Diba? So ikaw, hindi ka na makapag-focus sa trabaho mo. Lalo na kapag eto, kung minsan to, tatambay ng umaga pa lang. Tapos, papasok pa ng maaga, tapos may kipagkwentuhan na sa'yo. Kung minsan, mga 2 hours bago mag-lunch break, may kipagkwentuhan na sa'yo. Tapos, dire-diretso, hanggang alauna, di ba, may 12 to 1. So, ikaw gusto mong matulog, hindi ka makatulog ng 12 to 1. Pinaka nakakainis to yung may kapagkwentuhan sa'yo nang walang katuturan. Yung mga Jigglypuff na, hindi kung gusto mo na matulog, kabaliktaran to pala, yung Jigglypuff. Yung gusto mo na matulog, pero siya hindi siya nagpapatulog. Yung Jigglypuff kasi pag kumanta, makakatulog ka eh. Pero dito hindi ka makakatulog. Yung kumbaga gusto mo na lang siyang tulogan sa kakikwento niya.
So, sa mga merong boss na ganito, eh talagang ganyan ang buhay. Ano bang gusto nyo, masakit ang ulo nyo na tinatalakan kayo o masakit ang ulo nyo na kinikwentuhan kayo, di ba? So, ito, siguro to, wala akong kausap sa bahay eh. Yung mga boss na ganito, walang kausap sa bahay ko eh. Kaya yung mga sa, binubuhos niya lahat ng ano sa mga empleyado. Pero talagang, kadalasan tong mga Jigglypuff na to, eh talagang yung mga mayayabang, nakakabwisit talaga, nakakaasam. So, kung ako sa inyo, eh, lagan nyo na lang ng plug yung mga tenga nyo para naman eh, hindi kayo mabwisit. And ano, gawa rin kayo ako, ginagawa ko dati nito, ano eh, magsisiyar ako kunyari, tapos tatagalan ko. O kaya lilipat ako sa barracks. Lilipat ako sa barracks, tapos doon ako matutulog, hindi ko na siya babalik ako na siya alauna. So, pag tinanong ako, pag bumalik ako, oh, ba't di ka naman balik? Kasi kumain ako eh, tapos tatulog na rin ako. Yun lang, hindi naman kayo tatanggalin yan pag ganun. So, yun, diskartehan nyo na lang pag yung tatakasan. But, syempre, kung inaaraw-araw na kayo, makaka-visit naman din talaga. So, yun. And yun. Yung next natin sa mga uri ng boss is yung tinatawag kong teach me how to dogma. Teach me how to dogma. Ito yung mga uri ng boss na ano, medyo maganda kasi natripan kayo. No? Kumbaga nakitaan niya kayo ng ano, nakitaan niya kayo ng potential. But ito yung tipo ng boss na parang gusto kong gawing pet. Yun, ituturo sa iyo yung ganyan, ituturo sa iyo yung ganyan, which is good, no? Kasi syempre natututo ka na yun sa una. Pero pag tagal-tagal, kapag nakikita niya ng kabisado mo na, eh uutusan ka ng uutusan, diba? Yung papagawa sa iyo yung ganyan, papagawa sa iyo yung ganito. Tapos ang mga malulupitan dito yung ano eh, yung sasabihin, oh, di ba tinuro ko sa iyo yan? Oh, gawin mo naman to. Eh, ganyan lang din yan. Gano'n ganyan. Tapos, o kaya, iyan mo naman sa akin to. I-present mo naman. Ikaw na, o kaya, sabihin, ikaw na lang mag-present ito sa kay boss, ha? Kasi, o di ba, alam mo naman na to, tinuro ko na sa'yo. So, gawin mo na lang ng presentation, ganyan, ganyan. Tapos, basta, ibubuhos niya lahat ng kaalaman niya sa'yo. No? Ibubuhos niya lahat ng kaalaman niya sa'yo. Tapos, ikaw na lang ang uutusan niya. Yung to the point na ikaw na mismo yung nagpe-present sa president. Di ba? So, tapos yan. Meron pa yan, yung parang sasama lang siya. Diba, syempre, dalawa. Ang mangyari pa din, dalawa kayo eh. Meron pang ganyan. Ikaw yung sinasama niya. No? Sa meeting. Sa weekly meeting, monthly meeting, with the boss. No? Tapos ikaw nang ikaw yung magsasama. Di ba? Yan, kaya naman ako. No? Ikaw yung parang ikaw na yung ano, ikaw na yung manager. Yan. O kaya ikaw na yung supervisor. No? Pero hindi nila tinalagdagan yung sahod mo. Ang pinakamalupit pa dito sa mga boss na to, inutusan ka na ng malupit. Ikaw na lahat na pinagpe-present na halos. Ikaw na gumagawa lahat ng ano, ng trabaho mo. Pero, hindi ka ma-endorse for increase. Di ba? Yung man lang. Pampalubag-loob man lang pero wala. Di ba? So, kung minsan, pag ano ka, pag regular ka na, 5 taong ka ng regular pero hindi ka pa nai-increasean. Pero yung trabaho mo, increase ng increase. Di ba? Nasa budget yan. Alam mo, may ano, hindi ko lang sure, ha? Hindi ko lang sure. So, mga managers, huwag nyo naman ako sigurong bombahin dito. Based on experience lang, no? So, dinadagdagan niya lang ng dinadagdagan yung trabaho mo, pero 2 years ka ng regular, 3 years ka na, 5 years ka ng regular, eh, wala ka pa rin talagang kahit karampot na increase. Kahit 500 man lang, eh, wala. Wala. O kahit 300, wala. So, ikaw, ang mangyayari ngayon sa'yo, eh, since hindi ka, oh, nag-grow ka, pero yung sahod mo hindi nag-grow, so, aalis ka ngayon. No? Ngayon, yung malapitan dito. Aalis ka. Mag-resign ka na, nagpasa ka na. Mangyayari ngayon, papa-increasean ka ngayon agad-agad sa HR. No?
maingres ang ngayon ng minsan 1,000, ganyan, 500, yung hinihingi mong increase. Siyempre, ikaw, uy, increase ako. Papa-increase ka ngayon. So, mag-i-stay ka. Operan ka eh. So, kung dati ang sahod mo ay 15,000, so, isang gagawin ka 16, lapit pag ginawa ko 18, yan. So, mag-i-stay ka ngayon. Siyempre, ang laki yung ilang mo. 5 taon na naman. So, hanggat hindi niya binabalak umalis, eh dapat nandun ka lang. Kasi ikaw na yung ano niya eh, yung pet niya eh. Di ba yung mga pet na, yung mga tipo ng pet na tinuturoan para makagawa ng something. Diba? So yun, itong mga uri ng boss na to, ganyan yung gawain. Magtuturo sa ibang empleyado para sila na yung gagawa ng trabaho, tapos siya chill-chill. Tapos, i-increasean ka lang kapag ano, kapag aalis ka na, magre-resign. So ako, sa mga tip ko sa inyo, eh, pag ganito yung boss nyo, mga 2 years lang, try mo mag-resign. Kapag in-increasean ka, every 2 years, mag-resign ka para mag-ano ka na. Pero syempre, kapag ganun ang ginagawa mo, maghahanap ka ng iba. No? Pero kung talagang malakas ka, eh, ganun ang gawin mo para, syempre, hindi lang yung utak mo nag-grow, pati sahon mo. Diba? So, yun. And John, thanks for watching for today's video. I know and I think I'm right na nakarelate kayo dito. So, if ever na meron kayong comment, suggestion, recommendation, bio interaction, and topic na gustong nating pagkwentuhan, mga daddy cool, tropa cool, eh, i-comment ko lang down below. And huwag nyo rin kalimutan, meron na tayong Daddy Cool World Facebook page. Yun, i-ano nyo lang, i-follow nyo lang din ako doon. And then, kung gusto nyo mag-comment doon, comment ko lang. So, para sa mga susunod nating kwentuhan, meron tayong mapag-uusapan. Meron mapag-uusapan. But, marami tayong pag-uusapan yan. So, tungkol sa mga buhay-buhay, as yung mga thoughts ko about sa pagiging daddies, and everything under the sun, pwede natin pag-usapan. And don't forget to subscribe to my channel, Daddy Cool World. And ayan nga, pinag-ibigay ko na. Mag-subscribe na kayo. Dahil nakaharang na lang siya dito. Hindi, pan-display ko rin yan. No? So, habang wala pa, hindi pa dumarating yung 500 subscribers natin, display ko muna siya dito sa bahay. And I think naman nagustuhan naman din siya ni mami ko. No? Kasi kung ano yun, itatapon niya yun. So, yun, display ko lang. Display ko muna siya sa bahay. And, yun nga, follow nyo rin yung aking Facebook page. Nakalink naman yun. I-link ko lang yun dito. So that, para ipalaganap natin ang Daddy Cool Fever. You know, syempre, sinat pa lang tayo. So, darating din ang panahon na lalakas tayo. No, pero yung Daddy Cool Fever na to, hindi to masama. Maganda to sa katawan dahil magpapasaya tayo. No, by kung gusto mo ng kausap, yan, mag-usap tayo, yan, chat. So kung nakaka-relate ka, comment lang din, then itatry kong i-comment din yung comment mo. Oh, comment to comment. So yun, thanks for watching again at medyo late na. Kailangan ko na rin pumasok. Papasok sa school ngayon. At may kita ko yung boss ko. Yung boss ko ngayon is mabait naman. So, yun. Thanks for watching for today's video. And hope to see you guys tomorrow. Or see you when I see you. Siyempre, ang target natin dito is daily vlogs. You know? Daily vlogs. So, keep on subscribing and stay connected, guys. So, bye-bye!